ba ang cryptocurrency? Ano-ano ba yung mga klase ng cryptocurrency na pwede nating bilhin or kung saan pwede tayong mag-invest? Paano ba kumita sa cryptocurrency? At worth it ba mag-invest dito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to. Hi, my name is Kelvin Clint Quinto. Welcome back to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure na i-click mo na yung subscribe button, hit mo yung notification bell at piliin mo yung all para ma-notify ka sa lahat ng mga bagong videos ko. At kung sa Facebook mo naman pinapanood to, make sure na naka-follow ka din. So for today's video, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa cryptocurrency. So malamang karamihan naman sa atin narinig na yung word na cryptocurrency. Okay, pero hindi lang pinapasok dahil wala talagang alam kung paano ba ginagawa yon, paano ka ba kikita dyan. Okay, so ayun, sa video na to, ipapaliwanag ko sa inyo. Okay, papaliwanag ko in simplest way. Okay, hindi na tayo pupunta sa mga medyo mahirap intindihin na bagay. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo sa pinakamadaling paraan. Okay, yun naman yung purpose ng mga videos ko palagi. Yung way ng pag-explain ko is yung pinakamadali nating maintindihan. Okay, so wag na natin patagalin pa. Ano nga ba ang cryptocurrency? So ang cryptocurrency ay isang digital currency or digital asset na tinatawag. Kung saan, hindi po natin siya nahahawakan. Okay, virtual currency, ito pa isang tawag. So, meron tayong pera, okay, yung nakong tawagin is fiat money, yung nahahawakan natin, yung papel. Sa mundo ng internet or online, meron ding tinatawag na cryptocurrency or yun nga, digital currency. Kung saan, hindi natin siya nahahawakan. So marami ng mga digital currency ngayon na pwede natin gamitin pambili online. Okay, may mga merchants na tumatanggap ng digital currencies, especially ng tinatawag na Bitcoin. Okay, so pagdating kasi sa mundo ng crypto, ang una lagi nating iniisip is Bitcoin. Bakit? Kasi Bitcoin po yung pinakaunang digital currency. Okay, so merong mga merchants ngayon, malalaking merchants like mga airlines, Microsoft, PayPal, okay, tumatanggap na yan ng Bitcoin as payment. So tulad ng mga iba't ibang bansa, okay, di ba meron tayong iba't ibang currency. Merong Philippine peso, okay, dollar, yen, dirhams, okay, marami pa. Sa mundo ng crypto, meron ding iba't ibang digital currencies. Okay, nandyan yung, of course, unang-una, Bitcoin. Nandyan yung Ethereum, Litecoin, Dogecoin, okay, at marami pang iba. Okay, so yun yung mga iliilan lang sa mga iba't ibang digital currency na pwede nating bilhin, okay, or pwede tayo mag-invest. Pero marami pang iba dyan, okay, marami pa. Just do your own research, okay, yan lagi sinasabi ko pagdating sa cryptocurrency. Okay, ngayon naman, punta tayo sa kung paano ka ba maaaring kumita sa mga cryptocurrency na to, sa iba't ibang cryptocurrencies. So meron akong apat na ways na i-share sa inyo kung paano ka maaaring kumita, okay, sa mga iba't ibang cryptocurrencies na meron ngayon. First is of course through investment. Okay, ito yung tinatawag na buy and hold. So pang long term siya, ibig sabihin bibilhin mo siya, then itatago mo lang, okay, hindi mo gagalawin for 1 year, 2 years, 3 years, okay, dahil ang mga iba't ibang cryptocurrencies po, nag-iiba yung presyo, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, or yung price fluctuation na tinatawag. Okay, so ano lang to eh, law of supply and demand. Mas marami yung bumibili, kukunti yung supply, tataas yung presyo. Okay, kukunti yung bumibili, mas madami yung supply, mababa yung presyo. So ganun po ang crypto, okay? Nagtataas baba po yung presyo niyan. So yung iba, tulad na sabi ko, bibili lang, okay, magbabay and then i-hold lang, itatago nila. So for for ilang years 'yon. So pang long term po siya. Okay, so yun yung unang paraan, bibili ka, tatago mo lang. Okay, di mo gagalawin, after ilang years tumaas siya, then saka mo i-sell. Okay, saka mo ibenta, doon ka kikita. So magandang way siya kasi kung maalala natin yung Bitcoin dati, way back 2010, 'di ba? Nag-range lang siya from $1 yata, okay, something. Then naging $9, then
$50 hanggang tumaas, okay? So at this moment, ngayong ginagawa ko yung video na to, yung price ng Bitcoin is nasa $31.8 na or 1.6 million sa peso. So grabe, grabe yung pagtaas ng Bitcoin. Ilang years lang yung nakalipas, 12 years lang, okay? So punta naman tayo sa pangalawang paraan kung paano kumita. Ito naman yung tinatawag na trading. Okay, so sa trading naman, ito yung pang short term. Okay, buy and sell yung ginagawa dito. Ito yung mga taong gumagawa ng ganitong klaseng paraan para kumita sa crypto. Yung pagtitrade is talagang nakatutok yan palagi sa computer nila. Okay, binabantayan yung chart. Every minute, every hour, nagtataas baba po kasi yan. So, ang ginagawa nila, ayun, binabantayan nila yung price ng digital currency na yun or their cryptocurrency. Like after 2 minutes or 5 minutes, 10 minutes, pag tumaas, bibenta nila. Okay, pag bumaba, bibili na naman sila. Then after 1 hour, tumaas, bibenta na naman nila. So ganun po, okay, yung ginagawa ng mga traders naman. Okay, so mabilis ang pera sa ano kasi sa investment, medyo matagal, kakain ng taon. Pero sa trading, mabilisan. Okay, mabilisan lang, kikita ka na kagad. Kaso kailangan lang, talagang magaling kang tumingin ng charts. Okay, mga yung tinatawag silang technical analysis, pinag-aaralan talaga. Honestly ako, hindi ako ganun ka familiar, okay, sa pagtingin talaga ng charts. Okay, hindi pa ako ganun ka familiar. Ngayon pa lang ako nag-aaral talaga. Ngayon ko pa lang pinag-aaralan kung paano ba yung paano tumingin ng chart. Okay, kung gusto mong mag-trade, gusto mong kumita sa pagte-trade sa or ng cryptocurrency. Ngayon punta tayo sa pangatlo, which is yung mining. So, ayun, from the word na mining, nagma-mine ka ng cryptocurrency. Okay, so mayroong mga website kung saan pwede ka mag-mine gamit lamang yung computer mo. Or meron din mga ginagamit talaga na softwares kung saan nakakapag-mine sila. Okay, ng cryptocurrency. So, pag nagma-mine ka kasi gamit yung system nila, may mga process po dyan, okay, na ginagawa. Pero ikaw wala ka nang gagawin. Okay, bubuksan mo na lang yung yung computer mo or kung anong hardware man yung gamit mo para makapag-mine. Okay, so yun lang. Hindi mo na kailangan ng mga technical na bagay or pag-solve ng mga may mga mathematical problem na tinatawag dyan. Okay, so hindi mo na kailangan yun. So madali na lang mag-mine ngayon. Okay, so ayun, magkakaroon ka lang ng parang reward. Okay, or porsyento. Okay, every time na mag-mine ka ng cryptocurrency. Ngayon punta tayo sa pang-apat, which is yung staking. Okay, eto namang staking, eto yung parang nag-save ka sa banko. Okay, ng pera mo, tinago mo doon. Of course, annually, kumikita yan. Okay, nagkakaroon ng like a 1% na increase doon sa savings mo. Diba? So, bakit? Kasi yung pera mo na sinave doon, ginagamit naman ng banko para ipalend sa ibang tao, in which mas mataas yung porsyento na pinapatong nila. Okay? So let's say like ipahiram nila, okay? Ipa-loan nila sa ibang tao, merong monthly na 3% na babayaran yung nag-loan, 'di ba? So ibig sabihin ikaw yearly lang kikita yung pera mo, sila pinagkakitaan nila yung pera mo monthly at maliit lang yung porsyento na ibibigay sa iyo. Ganun po siya. Same thing sa staking. Parang isi-save mo, okay? Ilalak mo yung digital asset mo doon, papahiram mo sa kanila. Then, kikita ka yearly ng up to 10 to 20%. Yun lang yung pinagkaiba kay bank. Okay, sobrang baba. So, ang kagandahan lang dito sa staking is mas mataas ng dihamak compared sa mga banko. Okay, yung tubo ng pera mo. Pero ito lang yung con sa staking. Kasi, alam naman natin nga yung mga digital currencies, nagtataas, baba, taas, baba. So halimbawa nag-stake ka at merong 10% annually yung kita mo doon, okay, yung tubo ng pinasok mo na digital currency, let's say Bitcoin. Okay, then after 1 year, diba, tumupo ka nga ng 10%, pero bumaba naman yung price ng Bitcoin ng 50%. So talo ka pa rin doon. Okay, yun lang yung cons doon. Maganda lang siya kapag tuloy-tuloy talaga yung pagtaas ng Bitcoin. Okay? Or ng kahit na anong cryptocurrency pa yan. So ngayon punta tayo sa panghuli. Ito, worth it ba mag-invest sa cryptocurrency? Okay? Or sa iba't ibang cryptocurrencies? Ang sagot ko doon is, depende po sa inyo yan. Okay? Again, do your own research. At paalala lang, ito,
invest only what you can afford to lose. Okay, wag niyo invest yung mga pang-araw-araw na pera niyo, yung savings niyo, okay? Ang i-invest niyo lang po is yung extra money niyo palagi. Okay, so yun lang. I hope na nakatulong sa iyo yung video na to. Kung gusto mo pasukin yung crypto at kung interested ka pa sa mga ganitong topic, make sure na nakasubscribe ka sa YouTube channel ko or nakafollow ko sa Facebook page ko. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. See you in my next video.